Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang kwento ng isang baguhang empleyado na pinagtripan at pinahihirapan ng isang mayabang nakatrabaho sa kanilang kumpanya. Ngunit halos mapaluhod siya sa takot nang malaman ang totoong pagkatao nito. Napangisi si Carl matapos ipakilala sa kanila ng kanilang manager ang bagong empleyadong kapapasok lang ngayon sa kanilang kumpanya. Mukhang may bago na naman siyang magiging target sa kanyang kalukuhan. Kilala kasi si Carl sa kanilang kumpanya na mahilig mantrip at mang-abuso ng mga baguhan. Pagkaalis at pagkaalis pa lang ng kanilang manager, ay dali-dali nang nilapitan ni Carl ang ipinapakilalang si Miguel, isang fresh graduate na binata mula sa isang prestihiyosong paaralan. "Kumusta bata?" paninindak ni Carl sa binatang agad naman siyang nilingon. "Walang mayaman sa trabaho nating to, ah. Lahat tayo rito, pantay-pantay. Kaya ihanda mo ng sarili mo," ani Carl kay Miguel na halatang may pagyayabang. Hindi naman sumagot si Miguel sa kanya, bagkus ay tumango lang ito. Ngunit simula ng araw na yon ay hindi na tinigilan ni Carl ang pang-aabuso sa binatilyo, lalo na at hindi naman ito nagre-reklamo sa kanya. "Utos dito, utos doon, ani mo'y boss kung umasta ang lalaki sa bagito." Napapailing na nga lamang ang kanilang mga katrabaho, ngunit hindi naman makapagsumbong ang mga ito sa mga nakakataas dahil alam nilang mahirap kalaban si Carl. Talagang may pagkasira ang ulo nito at tila walang kinakatakutan. "Pare, masyado mo na yatang pinahihirapan yung bago." Isang araw ay lakas loob na sita sa kanya ng isa sa mga kasamahan niya sa trabaho nang makita nitong pati ang pagtatapo ng basura niya ay ipinapagawa ni Carl kay Miguel. Ngumisi lamang si Carl bilang tugon. "Hayaan mo siya, kailangan niya yan para matuto siya," sagot lamang niya. Umiling ang nasabi niyang kasamahan. "Ingat ka na lang pare, baka kasi isang araw bigla ka na lang makarma sa ginagawa mo. Baka mamaya ay may isang kumanta sa management. Huli ka kapag nagkataon," sabi pa nito na tila ba hindi na nakapagpigil pa sa ginagawa niyang pang-aabuso sa mga bago. "At sino naman ang magsusumbong sa akin? Ikaw?" Ngumisi ng mas malawak si Carl at kinwelyuhan ng katrabaho. "Bakit hindi mo subukan? Ngayon mismo, paghahamon niya pa rito bago niya ito binitiwan." Umiwas na lang ng tingin ang natura niyang katrabaho dahil nagsimula na silang makakuha ng atensyon. Ngunit hindi pa rin tumigil si Carl at tinampal ang pisingin nito. "Ano, akala ko ba papalag ka?" Tatawa-tawa pang sabi nito na nagpayuko na lang sa kanilang katrabaho. Ngunit isang pangyayari ang biglang nagpasinghap sa lahat. Biglang tumalsik kay Carl ang lahat ng basurang kanina ay iniligpit ni Miguel dahil inihagis iyon ng baguhang empleyado. "Aba!" Gigil na nilingon ni Carl kung sino ang may gawa nun sa kanya at ganoon na lang ang pag-iinit ng ulo niya nang malaman na si Miguel pala iyon. "Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako," galit na anas niya sa bagito. Nasa gulat niya ay nakita niya ang inisian siya sa unang pagkakataon. "Ang sabi mo kasi, itapong ko sa basurahan yung basura mo. Ginawa ko lang ang utos mo, sir," may diin pang sabi nito sa kanya bago ito humalakhak. Dahil doon ay bigla na lang sinunggaba ni Carl nang suntok si Miguel na agad namang bumagsak sa sahig. Hindi naman ito tumayo agad, bagkus ay umakto itong nasaktan ng todo sa ginawa niya. At yon ang naabutan ng kanilang big boss na ngayon ay kapapasok lang sa kanilang opisina. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" hiyaw ng may-ari ng kumpanya na si Mr. Gutierrez kay Carl na biglang nanlaki ang mga mata nang marinig ang sinabi
ng kanilang boss. Ah, anak mo sir? Tanong nito. Galit na tingin naman ang ipinukul nito sa kanya bago nito nilapitan si Miguel. Oo, siya ang anak mong si Miguel Gutierrez, ang susunod na magmamayari ng kumpanyang ito. Napasinghap muli ang lahat habang si Carl naman ay nanlumo sa kanyang nalaman. Halos mapaluhod siya sa paghingi ng tawad kay Miguel, ngunit hindi nito iyon tinanggap. Hindi ko sinabi ang tunay na katayuan ko sa kumpanyang ito dahil gusto kong mag-umpisa sa ilalim para mas maintindihan ko ang pagpapatakbo nito. Gusto ko ng patas na pakikitungo, ngunit hindi ko inaasahang pang-aabuso pala ang matatamo ko at ng iba pang baguhan sa kamay ng isang kapwa-empleyado. Napapailing pa ito matapos magsalita. Nagsampa ng kaso si Miguel laban kay Carl na naging dahilan upang maging ang iba pa sa mga inabuso nito ay magsalita na. Dahil doon ay nahaharap siya sa patong-patong na kaso at ngayon ay wala nang pinagkakakitaan pa dahil natanggal siya sa trabaho. Makalusot man siya sa parusa ng batas ay mahihirapan na siyang muling mag-umpisa, lalo na at nagpalabas ng babala tungkol sa kanya ang kumpanyang kanyang pinanggalingan. Wala nang magawa si Carl ngayon kundi ang magsisi. Karma ang inabot niya sa pang-aabuso sa hindi inaasahang anak pala ng kanilang boss.